And we're back mga for another YouTube video dito yan sa Taurus Bike Shop. So kung naghahanap ka ng budget road bike na pangmasok at pamasyal-masyal, so tamang-tama sa'yo ang video na ito. So iba bike check natin mga Kerf ang Promax PR20. Yan. So bago ko simulan ang bike check mga Kerf, syempre gusto ko lang magpakilala. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing, and bike ride vlog. So kung hindi pa nakapag-subscribe, syempre pindutin lang ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload video. So ano pa hinihintay natin mga Kerf? Bike checkin na natin itong Promax PR20. Ayan mga Kerf, ang ating iba bike check, ang budget mill na road bike. Siyempre ito ay ang Promax PR20. So trivia lang mga Kerf, natutunan ko lang din ito. So sa mga Promax, pag nakakita kayo ng R, it means road bike. Pag M naman means mountain bike. So this is PR20, so ito ay road bike. Yan. So sisimulan natin ang bike check syempre sa kanyang timbang. So tumitimbang ang road bike na ito ng 12 kilograms. So hindi na masama para sa isang budget meal na bike. Ayan. Syempre sa frame natin, ito ay aluminum 6061 frame na ang size is 48 centimeters. So nakalagay dyan is medium. Ayan, kita nyo naman ang ganda ng ating kulay ng ating frame. Hindi siya smooth welding mga Kerf, may uod ng pagkaka-welding dito, may pagkaka-welding din dito, at mayroon din pagkaka-welding doon. Yan. And dito may makikita tayong PR20 composite frame construction. Dito naman Promax. Medyo may kapayatan lang yung mga down tube niya dito, pati itong top tube niya. Ayan, pati itong seat tube. May talagang napapayatan ako, promise mga Kerf. Siyempre, ano ba naman, di ba? Budget tong ating bike check. And syempre, kadalasan nakikita natin, hindi magkapantay ang top tube saka seat stay. So yung seat stay niya, pabilog ang shape. Syempre, merong bridge at lalagyanan ng bike rack sa likod. Dito naman sa chainstay mga Kerf, hindi siya ganun kalapad. Pero may bewang siya rito, sexy. And dito lumabas yung kable ng ating RD. Ayan, madalas naman talaga tayo mga Kerf, napapalitan ng ating drop out. And yung ano natin dito, hindi siya naka quick release. Bolt on. Siyempre may tornilyo eh. Diba? And meron tayong lalagyan dito ng water bottle cage. Uy, internal cabling tayo mga Kerf. Isa dito sa ilalim ng top tube. Isa rito sa kanan ng down tube. At isa dito sa kaliwa ng down tube. So tatlo ang internal cabling natin. Tingnan natin kung saan lumabas. Dito dalawa. Ayan, so dalawa yung lumabas. Ito yung sa RD at ito yung sa FD. So tingnan natin yung preno. Ito yung preno sa likod. Dito rin siya lumabas sa top tube. Ayan, panalo. At yung mga nakikita natin dito na kulay itim, lahat yan is pintura na naka top coat. Ayan. Oh, di ba? And ang ating head tube ay straight. 120 mm ang haba. So, walang logo. Ay, meron mga Kerf. Hindi siya pansinin, no? Pag nilapitan mo lang, saka mo lang makikita yung pinaka parang bakat lang na P. Ayun, pinaka parang bakat lang siya. Iwan ko lang kung kita sa camera. Ayun. At dito sa ating fork. Ang fork natin is made from bakal. Ito mga Kerf, bakal yan. Isa sa dahilan kung bakit bumigat ang ating bike. Ayan o, di ba? And hubs natin is made from bakal. Ball bearing pa ito mga Kerf. Tapos bolt on. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Bakal lang ating hubs, bakal lang ating spokes. Pero aluminum ang ating rims na may sticker na Promax. So tansya ko rito mga Kerf, nasa 30 to 40 mm yung taas niya. Ayan. At ang gulong natin mga Kerf is Ragusa. Ayan kung nakikita natin. 700x35C. So yung gulong niya, pwede kong masabi na pang gravel yung gulong niya. Kasi meron siyang knobs
And ang lalaki ng nerves niya, mga carp. Siyempre, sa kabila, ganun pa rin. Baka lang ating halves. Walang tatak yung halves natin, mga carp. Bolt-on or di tornillo. 32 holes, 32 pieces. Bakal din ang ating spokes. Aluminum alloy double wall na rims na may sticker na Pro Max. Ragusa na gulong. Then, makalagay dito, Kaden Race 700 by 35C. And dito tayo ngayon sa cogs. So, yung cogs niya is threaded type. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 speed. 14 ang pinakamaliit. 28 ang pinakamalaki. And dito tayo ngayon sa RD. So, yung RD niya mga carp, wala ako nakitang tatako. Wala talaga siya, wala. Ayan. So, kung itsura siya, para siyang ano eh, tourney. Itsurang tourney siya mga carp, pero wala siyang tatak eh. Ang ating pulley ay plastic, kulay pula. Tapos dito ay plastic pa rin. Ayan. So, tamang-tama talaga to mga carp sa mga nagsisimula pa lang mag-bike. So, yun talagang zero knowledge sa bike. So, tamang-tama sa inyo to. Ayan, sa mga nag-i-start. NFD niya is Cinemax. So, kala ko Cinemax sa SM yung pinapanooran ng sine. Shinemax. So, kung ano man ang ating pwedeng i-pronounce dyan. So, naka-downpull siya mga carp. Na clamp type. Na FD. Tapos yung ating crank set mga carp is baka lahat. Baka lang crank arm. Baka lang chainring. So, tatlo yan. Square, tapered. Yan mga carp. And yung kadena natin, may nakalagay na Maya. Hindi yan yung ibon mga carp eh. And yung ating seat clamp is made from aluminum alloy. Yan yung seat clamp ng masungit. Joke lang yan. Seat post natin made from bakal. 27.2, 350mm yung haba. At bolt. Yan, detornilyo yan. So, kinaklamp yon, sinisikipan yung ganon. And pedal natin is made from hard plastic. Ang tigas niya mga carp. Mas matigas pa to sa ulo ko. Yan. Ball bearing type mga carp. Alagaan mo lang sa grasa yan. Tatagal yan. And syempre ang ating upuan ay manipis na malambot. Na gawa ng Pro Max. May kahabaan ito mga carp. Yan. And syempre may dalo yan ng ihe. At singawan ng utot dyan. Di ba? Stem natin made from aluminum alloy mga carp. Wala siyang tatak. Pero 90mm ang haba niya. Pwedeng positive. Pwedeng negative. And spacer natin mga carp. Dalawang 10mm. Yung dust cap natin medyo manipis. Sabi nga nila nakaslam. And dito tayo ngayon sa drop bar. 410 mm ang haba mga carp. Bakal to mga carp ha. Bakal. Made from bakal. Yung shifter natin. Lever pala. Lever. Wala siyang shifter. So magkaiwala yung shifter saka lever. So wala siyang brand or walang tatak. Tapos thumb shifter na 11. 7 speed. Dito, 3 speed. Ayan yung mga lever natin mga carpo. Ayan. Di ba? And dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Caliper niya is mechanical disc brake na naka-IS mount. JHDS yan. Kung alam mo ng brand na yan mga carpo. And 160mm na rotor. Ay, ito yung nakita ko na may adapter. Kasi thread. Tine-thread yung ating ito, yung pinaglalagyan ng ating rotor dito sa ating hubs. Ayan. At syempre, sa kabila, ganun pa rin. Naka-IS mount na mechanical disc brake na JHDS ang tatak. 160mm na rotor. Ayan. At ito yung kabila ng ating crank arm. Syempre, square tapered dyan. So, palagay ko, wala ko na ako nakalimutin dito mga carp. So, tamang-tama talaga to mga carp sa gusto nang naghahanap ng budget na road bike. Pwedeng pang regalo. Pwede sa mga nagsisimula pa lang mag road bike. Ayan. So, panalo to sa presyo. Panalo sa presyo itong Pro Max PR20. So, ayan mga carp, ang ating bike check video ng budget meal. Siyempre na road bike Pro Max PR20. So, nagkakalaga to mga carp ng 6,500 pesos dito yan sa Taurus Bike Shop. So, kung naghahanap ka, mga carp, ulitin ko tamang-tama itong PR20 sa mga nagsisimula or mga naghahanap na ipangre-regalo na bike. Ayan. So, tumatanggap sila rito ng cash, home credit,
para sa mga gustong umuha ng hulugang bike. So pwede sila rito, mountain bike, road bike, and mga parts. So ilalagay ko na lang sa description mga kayo pang kanilang contact number, Google Map, at Facebook link para direct na kayo makipag-ugnayan sa kanila. So hanggang dito na lang mga curb, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Road to 13,000 tayo. Maraming maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam. Bye-bye, Yush.